Ayan, okay, dadalhin na natin si Sobi. Kakarga na natin siya ngayon sa sasakyan at papaistad na natin. So, Sobi, parang nasanay na din to eh, na sumakay sa aking pickup kasi lagi ko naman to sinasakay. So, ayan si Sobi. So, nakatali pa rin siya. Yung tali niya. So dito, nilagay natin dito yung tali niya. So hindi pa rin, hindi siya makakaalis sa kanya. Yan, umupumiga na siya kasi alam niya, nasanay naman na siya eh, na binabiyahe ko dati. So ngayon, pupunta na tayo at i-video ko mamaya yung male stud niya. So drive muna. Kita-kita tayo mamaya. Ay, ako. Ayan, so andito tayo ngayon sa stud, sa pinili nating stud. So nakita natin na ayaw pa magpasampa ni Sophie. So ayan si Sophie. So kung bibilangin kasi pang 8 days pa lang ngayon. So kumbaga nag-try lang tayo ngayon na pasampahan si Sophie. Hindi na ako nakapag-video. Nag-video ako kaso yung camera natin na lobat kanina. Then yung video natin, ewan ko nawala siya. Hindi natin nakita yung mga ginawa natin na mag-try na pagsampahin. So ang nangyari kanina, kwento ko na lang. Si Sophie tinali natin. Tapos si Wayne yung lalaki. Wayne ang pangalan niya. So pinasampa natin siya. Kaso si Sophie nagagalit siya. At umuupo. So isang sign yun na hindi pa siya standing hit. Umuupo pa siya. Ayaw niyang pagbigyan yung lalaki. So bukas balik tayo dito para itry natin ulit yung kung gusto na ni Sophie na magpa-stud. So ayan si Sophie. So hindi pa siya standing hit. Pang 8 day pa lang niya ngayon. Pero yung mga signs, ayun na, meron na. So, may mga pagkakataon na ganun na okay na yung mga signs. Ang maganda talaga is i-try mo. So ngayon nag-try tayo kung magpapasampa na siya. So siya hindi pa siya magpapasampa. So hindi pa siya hinog na hinog, kumbaga standing hit na siya pero siguro nasa umpisa pa lang. So wala pa siya sa hinog na hinog talaga na gusto niya magpasampa. So bukas ulit i-try natin na pasampahan siya. So ayan yung mga ginawa natin sa araw na ito para malaman kung pwede nang magpasampa o magpa-stud si Sophie. So part lang yan talaga, minsan kailangan lang natin maging sigurado, di ba? Kasi kung masampahan na siya ngayon, di ibig sabihin standing hit na siya. So sigurado tayo. Mas maganda na yung na-advance natin kaysa naman yung delayed na tayo na patapos na pala yung kanyang paglalandi. So hindi natin mapapasampahan, hindi siya mabubuntis. So mas maganda yung nangyari ngayon na late advance natin nalaman na hindi pa talaga standing hit, hindi pa talaga hinog. At least may panahon pa tayo, di ba? Siguro bukas balik tayo dito. At nakausap ko na din sila, balik tayo dito bukas para magpaisampa ulit, itry natin ulit kasi pang 9th day na 'yon. At sana alam ko talaga, palagay ko na maglalak na bukas. So yan ang isang paraan na pwede nating malaman kung may lalaking aso. Mas maganda na itry natin, paamoy natin, try nating pasampahan para doon ako na yun, parang kung nagbe-base ka lang dati sa mga signs, doon talagang proven na lalaki na mismo yun. So idadagdag ko lang, nung nakita nyo kanina yung aso ko si Sophie, hindi pa siya malinis, hindi siya naligo kasi may mga natutunan din ako na ito hindi ito, hindi ko ito nabasa na naaral kundi parang haka-haka or nasabi-sabi lang ng mga breeder na palagay ko wala namang masama kong gagawin din. Sinasabi nila na hindi daw paliguan ng isang aso na naglalandi. Bakit? Sabi nila para daw yung pheromone, ito yung
naamoy ng lalaki sa babae ay hindi maalis. So, palagi ko, okay naman. Hindi ko nabasa yon nung nag-aaral ako. Pero, wala namang masama kung gagawin ko, diba? So, siguro hindi ko napapaliguan si Sophie hanggang matapos yung kanyang third lock, yung third na session natin sa stud. Tapos kinabukasan nun, papaligoan natin siya. At ipapakita ko sa inyo yung paraan ng pagpapaligo natin. Na papatunayan ko sa inyo na hindi masamang paliguan ang aso na pagkatapos sa stud. During maglalandi lang, hindi ko pinapaliguan kasi wala namang masama na maniwala na mawala yung amoy, yung pheromone ng babaeng aso para magkagusto yung lalaking aso. Wala namang masama para sa akin kung susundin natin. Yan lang yung ating video ngayon. Kung natuto ka, i-like mo naman yan, i-share mo naman yan, at i-subscribe mo naman yan sa ating YouTube channel. Ayos, hayop sa galing. Hanggang sa muli.